Hey, Max Part, kamusta kayo? At Max Part, sabag po natin ngayon ang pag-uusapan natin ng mga patandaan na buo at solido ang pag-ibig na lalaki sa'yo. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo, at muli, be inspired! At ang unang palatandaan na buo at solido ang pag-ibig na lalaki sa iyo is kahit sa hirap o pagsubok ay sinasamahan ka. Yan ang unang palatandaan kay inspired ng isang lalaki ay tunay ang pag-ibig sa iyo. Alam niyo mga inspired, sa pag-ibig, ang isang mga basihan upang masabi mo na siya ay mahal ka talaga ay hindi lang siya pangsarapan o hindi lang siya pangkaginhawaan. Kapag ang isang lalaki ay iniwan ka sa gitna ng pagsubok mo, kapag ang isang lalaki ay magaling lang kapag okay ang lahat, pero pag may problema na, ay iiwan ka na, masabi ba tunay ang pag-ibig niyan sa'yo? Malamang sa malamang ay hindi. Matauhan ka kay Inspired at huwag kang magtanga-tangahan. Mag-isip ka. Yung iba dyan, naghahabol pa rin eh. Iniwan ka na nga sa gitna ng pagsubok, inahabol mo pa rin. Diba? Sa mga sabi natin hirap ng buhay, pinabayaan ka pero naghahabol ka pa rin. Ano nga kala mo sa sarili mo niyan? Kay Inspired, magkaroon ka ng pagpapalaga sa sarili mo. Isipin mo ang mga bagay na deserve mo. Diba? Mahalin mo ang sarili mo. Kapag ang isang lalaki, iniwan ka, pinabayaan ka, tiniis ka, at ipinagbalik ka sa iba, hiniwalayan ka, sa mga hirap at pagsubok na dinaanan mo, ay hindi tunay yan sa'yo. Hindi yan totoo sa'yo. Hindi yan solidong pag-ibig niya sa'yo. Hindi buong pag-ibig at pagmamahal niya sa'yo. Pero pag ang isang lalaki, sa hirap man o ginhawa, sa sarap o tagumpay, ay sinasamahan ka sa mga pagsubok ay nandyan siya. Hindi ka nag-iisa, ay talaga namang tunay ang pag-ibig niyan sa'yo, kay Inspired. At masasabi natin, mahal ka talaga niya. At ang pangalawang patandaan kay Inspired na buo at solido ang pag-ibig na lalaki sa'yo is, ina-update ka palagi sa mga lakad niya. Yan ang pangalawa kay Inspired. Alam niyo mga Inspired, kapag ang isang lalaki ay tunay sa iyo at tapat sa iyo, ay talaga namang palagi kanyang naalala, palagi kanyang iniisip, at lagi niyang isinaalang-alang ang mararamdaman mo. Kaya dahil doon kay Inspired, ang isang mga patandaan, sa pinaka-totoong patandaan ng isang lalaki tunay sa'yo ay lagi ka niyang ina-update. So pagkat iniisip niya na kailangan ka niyang respetuhin at deserve mo na malaman ang mga ginagawa niya sapagkat may pagkakaunawaan kayo o partner kayo, may relasyon kayo, di ba? May respeto sa'yo. Kapag ang isang lalaki may respeto sa'yo, mahal ka niyan, ka-inspire. So yun sa mga talaga man dapat mong mapansin, patandaan ng isang lalaki, tunay ang pag-ibig sa'yo. Solido at buo. Lagi siya nag-update sa'yo saan mang lakad niya. Saan man siya pupunta, sino ang kasama niya. Eh yung iba, ano eh, di ba? Talaga namang walang respeto din eh. Kaya lagi nag-aaway eh. Kasi yung lalaki na yan, ay talaga namang hindi nag-update sa'yo. Malalaman mo na lang, may ginagawa na palang kalokohan. Malalaman mo na lang, meron na palang iba. Malalaman mo na lang, lagi nagsisinungaling sa'yo. Pag ganyan ka Inspired, tapat ba yan sa'yo? Sabihin mo, ikaw ang sumagot, tunay ba yan sa'yo? Sa tingin mo, ka Inspired, mag-isip ka. So yun sa mga talaga magpatandaan ng isang lalaki, ay talaga naman ka Inspired. Kapag siya ay lagi nag-update sa'yo, ay tunay yan sa'yo. At tunay ang pag-ibig niya sa'yo, ka Inspired. At ang pangatlong palatandaan ka Inspired na buo at solido ang pag-ibig ng lalaki sa'yo is, madalas kanyang mamiss, yan ang pangatlo ka Inspired. O ba mag-spark? Eh, kay Inspired, bakit naman ganun? Bakit isa sa palatandaan, palagi niya akong namimiss? Oo. Dahil ang isang lalaki na tunay na umiibig sa'yo, ay palaging merong pakialam. Palaging tumatakbo sa kanyang isipan. At hindi niya hinahayaan na ikaw ay mawala sa kanyang puso. Ganyan ang isang tunay na lalaki nagmamahal sa'yo. Diba? Eh, yung iba, ano eh, kahit hindi ka magparamdam, kahit na sabihin nating, wala kang message sa kanya, wala siyang pakialam sa'yo. Retalk lang yung ibang boyfriend, yung ibang asawa, yung ibang partner. Akala mo walang pakialam sa babae. Akala mo walang pakialam sa partner nila. Diba? Pero huwag niyo rin agad husgahan. Dahil minsan may mga lalaki lang talaga na hindi showy. Pero pag palaging ganyan, eh, mag-isip-isip ka na. At mag-observe ba ka na. Sapagkat ang isang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman maitatago. Lagi yang may papakita. Palagi yang may papramdam. Pilit man niyang itago ang kanyang nararamdaman, ito ay malalaman mo din sapagkat ka-inspired.
hindi niya mapipigilang mag-effort sa iyo at sabihin sa iyo o iparamdam sa iyo sa mensahe man o sa personal. Ka-inspired sa isang patandaan ng isang lalaki ay buot solido ang pag-ibig sa iyo. Tunay ang pagmamahal sa iyo. Palagi kanyang namimiss, hindi kanya matiis. Palagi kanyang palagi ka pumapasok sa kanyang alaala at lagi siya nagpaparamdam sa iyo. Ka-inspired. At ang pang-apat na palatandaan kay inspired na buhat, solido ang pag-ibig na lalaki sa iyo is, siya ay needy at clingy sa iyo. Yan ang pang-apat kay inspired. Siyempre naman, kapag ang isang lalaki ay buhat, solido ang pag-ibig sa iyo, tunay ang pagmamahal sa iyo, palagi yung magiging needy or clingy sa iyo. Sapagkat, ano yan eh, nagmamahal eh, umiibig eh, di ba? At laging concern sa iyo, laging may pakialam, palagi kang naisip, laging gusto kang makita, makausap, makasama, at laging gustong malaman, maramdaman ang pag-ibig mo sa kanya at kung anong lagay ng inyong relasyon. Palagi nagpapabebe, palagi naglalambing, palagi nagpaparamdam, ka-inspired. Sa yun sa mga patanda na dapat mo mapansin, makita o maramdaman sa partner mo, pag ganyan siya, ay tunay ang pag-ibig niya sa iyo. Needy sa iyo. Diba? Eh, yung iba na lalaki, ano eh, masyadong obvious eh. Diba? Yung ibang lalaki nga, nahihiya lang magsabi, pero totoo, hindi na nila mahal yung partner nila. Ang ginagawa pa ng iba, hindi na nga nagsasabi, nanluloko pa, o nanggo-ghost pa, bigla na hindi na magpaparamdam. Diba? Kaya maswerte ka. Pag ang boyfriend mo, ang asawa mo, mister mo, ang partner mo, ay laging nandyan para sa'yo, laging nagpaparamdam sa'yo, nagde-demand ng oras mo, palaging needy sa'yo, pag magkasama kayo, laging clingy sa'yo, napakalambing sa'yo, sa mensahe man o sa personal, ka-inspired, napakaswerte mo pag ganyan ang partner mo, sapagkat hindi lahat pinalad na magkaroon ng ganyan. Yung ibang babae, yung partner nila, ni hindi man lang sila nilalambing, ni hindi sila naaalala, minsan lang magparamdam, magpaparamdam lang pag may kailangan, makikipagkita lang kapag nakaramdam ng kuryente sa katawan. Ka-inspired, maswerte ka, pahalagahan mo ang partner mo pag ganyan siya sa'yo. At lagi siyang umiibig ng totoo at tapat sa'yo. Sa isa mga patandaan, ka-inspired, at tunay ang pagmamahal ng partner mong lalaki sa'yo, ka-inspired. At naman naman patandaan, ka-inspired, na buo at solido ang pag-ibig ng lalaki sa'yo is, marunong siyang makinig sa'yo. Yan ang palima, ka-inspired. Ano yun, ka-inspired? Kapag ang isang lalaki, totoo ang pag-ibig sa'kin, tunay at solido, marunong makinig sa'kin, o ka-inspired. Kapag ang isang lalaki, pinapakinggan ka, ay mahal ka niyan. Diba? Totoo yan, ka-inspired. Diba? Siyempre, may pag-ibig na nararamdaman sa'yo. Nandun yung respeto, nandun yung concern. At nandun yung kagustuhang makausap ka, makasama ka, makita ka, at handang makinig sa'yo. Lalo pag may problema ka, lalo pag may pagsubok ka, pag may dinaramdam ka, pag may kalungkutan ka, pag may gusto kong i-share sa ibang tao, sa kanya na lang. Diba? Yung problema, kabaliktaran sa iba, imbis na pakinggan sila, binubulyawan pa sila ng lalaki. Sa iba, kabaliktaran, imbis na pakinggan sila, iniiwasan pa sila, ginaghost pa sila. Wala pang time yung lalaki sa kanila, wala pang oras o panahon yung lalaki sa kanila. Imbis na pakinggan sila, inaaway pa sila. Imbis na makinig sa kanila, ang gusto ng lalaki, siya lang ang papakinggan mo. Imbis na pakinggan yung babae, imbis na pakinggan ka, imbis na makinig sa'yo, ang ginagawa, ano, naglalaro ng kung ano nung laro sa cellphone. Nakatutok sa cellphone. Parang hindi ka pinapakinggan. Ganyan ba ang tunay pag-ibig ng lalaki sa'yo? Ka-inspired. Pag-isip ka. Pero, pag ang isang lalaki handang makinig sa'yo, pinapakinggan ka, talaga naman nare-respeto ka, at talaga mang interesado sa mga sinasabi mong ibig sabihin lang yan, ka-inspired ang isang lalaki yan, ay solido ang pag-ibig sa'yo, at tunay ang pagmamahal sa'yo, at maswerte ka pag ganyan ka-inspired. At ang pang-aling patandaan ka-inspired na buo at solido ang pag-ibig ng lalaki sa'yo is, pinoprotektahan ka niya, yun ang pang-aling ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, ang isang lalaki kapag nagmahal, nagiging ano yan, parang kala mo isang superhero yan. Hindi lang sa kung ano ng bagay, hindi naman sa kung ano ng sitwasyon, lagi kanyang proprotektahan, lagi kanyang ipaglalaban, at palagi kang safe sa kanya. Lagi kang may kakampi, lagi kang ligtas, talaga naman, lagi nang iniisip ang kalagayan mo, palagi nang inuunang kapakanan mo, lagi nang iniisip ang kaligtasan mo, palagi siyang nandyan para sa'yo. Ang pag-ibig niyang siyang simbolo upang talaga namang manindigan siya na lagi kang bantayan, ka-inspired. Sa isang mga patanda ng isang lalaki, tunay na mahal ka. Tunay ang pag-ibig sa'yo at tunay ang pagtingin sa'yo. Lagi kang pinoprotektahan. Ang puso't isip niya ay laging nakabantay sa'yo upang hindi ka maano ng iba at hindi ka masaktan ng iba. Talaga naman, ka-inspired. Ganyan ang tunay na pag-ibig ng isang lalaki.
laging nakabantay, nagpapakalalaki sa babaeng mahal niya, sa babaeng tunay niyang mahal kay Inspire. At ang mga pitong palatandaan kay Inspire na buo at solido ang pag-ibig na lalaki sa iyo is ginagawa ang lahat para sa iyo. Yan ang pampito kay Inspire. O bumakas pa dyan ang pampito. Sa pinakatotoo, pinakalegit ng isang lalaki ay tunay at solido ang pag-ibig sa iyo. Ginagawa niya lahat para sa iyo. Minsan nga nakakalimutan niya ng pansariling galigayahan niya, inuuna ka pa niya, pinaprioridad ka niya, at mas inuuna niya ang interest mo kaysa interest niya. Diba? Eh yung problema, yung ibang lalaki, mas gusto nila, makasarili yung ibang lalaki, mas gusto nila sila yung ano eh, mauuna bago yung babae. Minsan nga, walang pakialam sa partner eh. O minsan nga, wala nang pakialam, nananakit pa. Wala nang pakialam, nagmumura pa. Wala nang pakialam, di pa nagpo-provide. Wala nang pakialam, nangaaway pa. Wala nang pakialam, nambababae pa. Wala nang pakialam. Diba? Pinapabayaan pa yung partner niya. Ka-inspired. Eh pag ganyan, mag-isip-isip ka na at gawin mo kung anong tama para sa buhay mo. Pero pag ang isang lalaki ay ginagawang lahat para sa'yo, iniisip ko anong kailangan mo, binibigay kung anong gusto mo, inuuna ka niya kaysa kapakanan niya, ay mahal ka talaga niyan. Sana ganyan ang partner niyo. Ganyan ba ang boyfriend mo? Ganyan ba ang mister mo? At talaga namang maligaya ka ba sa kanya? Kung oo, ay napakaswerte mo. Diba nga yung iba kahit pera, salapi, handang magbigay sa babae, pero huwag naman sanang abusuin, huwag naman sanang may spoil. Yung ibang babae kasi na-spoiled eh. O yung iba naman nang-under, porque sunod-sunurin yung lalaki, porque ginagawa ng lalaki lahat para sa kanya, ay inaabuso naman niya, huwag kayong ganyan mga kababaihan. Sapagkat minsan lang yung dumating sa buhay mo, pag yan nawala, makamakatagpo ka lang isang lalaki, sasaktan ka lang, o abusuin ka, kaya pahalagahan mo pag ang partner mo ay mabait. Pahalagahan mo kung ang isang lalaking partner mo ay ginagawa ang lahat para sa iyo. Bagay na totoo, patandaan ng isang lalaki ay solido at tunay, buo ang pag-ibig sa iyo. Ginagawa niyang lahat para sa kaligayahan mo, kahit para sa kanya ay wala nang matira ka-inspired. At pangulong patandaan ka-inspired na buo at solido ang pag-ibig ng lalaki sa iyo is palagi nagpaparamdam at nagmamahal. Yan pangulo at pinakahuli ka-inspired. Alam niyo, ang isang lalaki kapag nagmahal, ang isang lalaki kapag umibig ay laging nagpaparamdam at palaging nagmamahal anuman ang mangyari, saan man at kailan man, at walang hinihintay na anumang kapalit. Pero totoo, syempre gusto rin yung makaramdam din siya ng pagmamahal mo. Pero maswerte ka pag yung isang lalaki lahat ginagawa sa'yo, minsan nga hindi ka na nakakabawi, diba? Isa yun sa patandaan, pinakatunay yan. Lagi ba nagpaparamdam sa'yo yan? Lagi niya bang pinaparamdam sa'yo na mahal ka niya? Inuuna ka ba niya palagi? Inuunawa ka ba niya pag may topak ka? Pag sinasalitik ka? Pag tinatoyo ka? Pag nagpapabebe ka? Pag mainitang ulo mo dahil meron ka? O may problema ka? Inuunawa ka niya? Iniintindi ka niya? Nagpapakumbaba sa'yo? Diba? Eh yung ibang lalaki walang unawa, walang pasensya eh. Galit yung babae, galit din siya. Pero maswerte ka pag yung lalaki, inuunawa ka, minamahal ka. Pag yung isang lalaki, sa kabila ng lahat ng pagkatalo, pagmamaktol mo, pagtatampo mo, galit mo, demand mo, ay lagi pa rin siya nagpaparamdam sa'yo, ay mahal ka talaga niyan. Hindi kanya kayang tiisin, hindi kanya kayang pabayaan, hindi kanya kayang iwan, hindi kanya kayang pagpalit, hindi niya kayang mawala ka sa buhay niya, ka-inspired, lagi nagpaparamdam. Araw-araw nag-update sa'yo, araw-araw nagme-message sa'yo, kahit LDR kayo. Kung kaya niyong magkita sa personal, ginagawa niya lahat para makita kanya, makasama kanya. Palagi nagpaparamdam, palagi nagmamahal. Kung may kailangan ka, sinisikap niyang tulungan ka. Pag may problema ka, lagi siyang nandyan para sa'yo. Hindi siya nawawala. Hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka. Lagi kang may kasama, ka-inspired. So isa mga patandaan ng isang lalaki ay buo at solido ang kanyang pag-ibig sa'yo, ka-inspired. So mga expert lang po, maraming salamat po mga expert sa pagtapos ng vlog na ito. So hindi pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nagsubscribe, ay pasubscribe na po mga expert at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong i-upload na video. At sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, makausap po ko tungkol sa inyong problema sa pag-ibig, ay pakimess lang po sa aking Facebook, ay po yung profile picture ko, FB ko. Pakichat lang ako, pakimess ako, ako mismo mag-reply sa inyo. Maraming maraming salamat mga inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!